Good morning po. Gerald Fronto po para sa aking YouTube channel. Meron po akong isang action camera na nailigpit ko ng medyo matagal. Nung binalikan ko, medyo nagkaroon po siya ng blurry vision. Kumbaga, lumabo ang kanyang mata. Ang project ko ngayon ay palitan ang kanyang lens. Kaya, umorder po ako sa Shopee na isang cheap lang na lens. Sana makahanap ako ng mas maayos na lens, pero for the meantime, try ko munang gamitin ang na-order ko na lens na ito. Sa video ito, mapapansin nyo na sa bandang gitna ng screen ay may blurry na konti. Kaya ginawan ko ng paraan at pinunas-punasan ng lens para sana maging malinis at bumalik ang dating linaw ng lens niya. Pero sa kapalpakan, heto ang nangyari. Lalong lumabo. Ang kulit-kulit kasi! Ayan tuloy! So, heto yung camera na binigay sa akin ng kapatid ko. Shout out kay Sherry Litz Vlog. Thank you, sister. Kailan kaya yung GoPro? And ito yung ginagamit ko na camera kapag umakyat ako ng bundok, nagki-trail. Kaso recently, may napansin ako naging blurry na ang kanyang pag-capture ng moment ng videos or pictures dahil sa lens niya. Siguro kakatago na walang lens cover na gasgasan. Then, lumikot na naman ang aking mga kamay, pinunasan ko kung ano-anong abrasive, lalong lumabo. So, sa ngayon, kukuha ko ng video na galit pa sa original na lens niya at iko-compare natin dun sa bagong in-order ko na camera lens. Silipin natin kung ano itsura ng lens na na-order ko. Ang mahiwagang gunting. Okay. Eto na siya. Sana mag-match sila sa lens ng camera na to. Okay. Anyway, makikita natin, napakalinaw po ng kanyang lens. Unlike i-compare nyo dito sa kabila, medyo malabo. Okay? Wala na yung kintap nito. Ito, napaka-kintap pa. Okay, so, simulan na natin. Baklasin ang camera nito. So, kailangan natin ng simpleng tools, mga maliliit na screwdrivers. At simulan natin sa pagbaklas ng camera, yung front cover. Sa nakikita ko, ginagamit lang yung nails para baklasin dito. Yun. Dandaan lang po para hindi natin masira. Yun. So yan, yung iba binabaklas pa nila lahat, pero sa tingin ko hindi na, kasi ang alisin lang natin dito ay yung cup holder or lens holder. Okay, ito po yung pinaka-cup niya. So kailangan pa natin tanggalin yan. Tayo ng flat. Okay. May konting uwang dito, so doon po natin siya sisimulan. Iyangat. Ayun, oh. Mangat ka agad. Ayun. Alright. Siyempre, may konting kahigpitan siguro itong lens na to. So, pinaka-dabes na gagawin natin dyan is parang i-turn muna natin ng clockwise bago i-counterclockwise. So, sumuan natin. Pwede na siguro sa kamay ito. Yun. Yan. Then, pitin natin pakaliwa, counterclockwise, para alisin camera lens.
bago natin i-lens. Muna, ikot-ikot nyo muna ng counter bago nyo i-clockwise. Try natin na buksan ang camera. Muna natin ilagay yung mga cap kasi dito natin malalaman ang focus sa pagtihit kung malino siya o hindi. Okay? Yan. Kita nyo parang napakalabo ba niya? Yan. Iyahanap natin yung pwesto ng lens para luminaw ito. So, kukuha po ulit tayo ng video para may compare ang lumang lens dun sa bago. Luminaw na po. So, ibabalik na po natin ang kanyang mga accessories at para makapag-vlog na tayo. Yahoo! At ibalik ang kanyang lens holder. So, balik natin ang kanyang front cover. Ayan, luminaw na ang pag-capture niya ng video. Diyan po nagtatapos ang ating video para sa ngayon. Sana may natutunan kayo maski pa paano sa munting video ko na ito. Hanggang sa muli, pag nagustuhan nyo ang video ito, pa-thumbs up lang po. Pag hindi nyo naman nagustuhan, i-thumbs up nyo pa rin.